I need to replace my car trunk cable kasi di siya gumagana. Tuturo ko kung paano siya papalitan. Okay? So, una natin gagawin, tatanggalin muna natin itong cover natin. Itong plastic cover. Clip lang siya. So, careful lang kasi ito, nasira ako yung isang clip niyan. So, ingat lang sa pagbaklas. Tapos yan, makikita nyo na dyan yung makikita nyo na yung tension wire ng ano. Magkasama yan eh. Yung sa gasoline cap tsaka yung sa car trunk. So, yung makikita nyong tension wire. Yung tension wire na nakakabit. So, yun. Hindi nyo na kailangan tanggalin pa yung upuan. It's because first time ko lang siyang ginawa. So, akala ko kailangan tanggalin yung upuan. Pero hindi na. Ang kailangan nyo na tanggalin yung takip. Okay? At makikita nyo na yan. Yan. Kung mapapansin nyo, yan, putol na. Putol na siya. Yan. Okay. At tingnan niyo bilog yung ano niyan, yung ulo. Magkabilang ulo. Tapos kailangan niyo rin tanggalin yung sa passenger side na takip para magkaroon kayo ng access dun sa tension wire ng car trunk. Yan. So, reminder sa no dito tanggalin yung upuan. Okay. So yan, ayan, nakita na natin yung tension wire ng car trunk. So gutin natin. Ayan. Tinutula ko siya papunta sa likod para hindi na ako mahirapan. Hindi na ako mahirapan na hugutin. Okay. Tapos hugutin na natin sa likod. Hindi na rin natin kailangan baklasin pa yung mga clips, mga push clips ng ano, ng takip na carpet sa likod, sa car trunk. Kaya naman siyang i-access eh, kahit na i-el lang. Itabi lang. Ayan. So now, huhugot na natin. Ayan. Kailangan rin na tanggalin yung goma para yun na magkaroon tayo ng access dun sa ano sa dadaanan ng tension wire. Napakadali lang nito. Siguro mga 2 hours tapos mo na magpalit ng kable. Ayan. Tapos kailangan din natin tanggalin yung dalawang tornilyo na yan. Yan. Para magkaroon tayo ng access dun sa ano niya. Sa cable. Tapos yan, kailangan mo rin tanggalin yan. Yun yung sa may susian ng car trunk. Hugutin natin siya. Yan. Tapos bubuksan natin yung takip na to para matanggal natin yung lumang kable. Ayan. Ayan, natanggal na siya. So, madali lang siyang kabit. Nakaipit lang naman yan. Ayan. Make sure ah, na parehas ng tension wire yung bibili nyo sa model ng sakay nyo. And also yung ano, yung pang-clip nyo sa dulo-dulo. Dapat bilog. Kasi pag yung isang klase ayaw
ano, hindi nag-fit. Kaya tanggal natin yung mga clips sa yung tension wire sa mga naka-clips. Tapos yan, mapu-pull out nyo na yung tension wire. Ayan ah, hugot na yan. Hugot na natin. Yan siya. So yan oh, mali ko guys. Tinanggal ko pa yung upuan. Hindi na kailangan tanggalin yung upuan. Ayan. So yan lang kailangan mo tanggalin, dalawa na yan. Isa sa harap, isa sa likod. Yung cover na yan. Ayan. Tapos angat mo na yung goma. Ayan, magkakaroon ka na ng access para magkakaroon ka na ng access dun sa tension wire. So ayan, nakabili na ako ng tension wire dito sa auto supply na malapit sa amin. Ayan, kiklip mo lang siya. Kung paano siya tinanggal, ganun mo lang di siya ibabalik. Okay. So nabili ko siya 380 pesos. 380 pesos lang siya. Then free labor, so nakamura tayo, so mga 1 to 2 hours lang na work, trabaho. So yan, kiklip mo lang siya. Medyo matigas na yung, medyo matigas yan kasi bago. Ayan na, so nakaklip na siya. Na close na natin yung cup. Ayan. Then yan, iscrew na natin siya balik doon. Pati ilalagay na rin natin yung sa ano, sa susian. Ayan. Balik din natin yung clip nya. Ayan. Okay. So balik din natin yung wirings. Ayan. Okay. So tapos na tayo dito sa likod. So papasok na natin ngayon yung wire doon sa loob. Okay, tapos ayun na, dito na siya sa passenger section na, nakapalusot na natin, then lusot na natin papunta doon sa driver side. Clip lang natin yung wire. So ayun na siya. Okay, ganyan lang at bilis. Nailusot na natin, eto na siya. So i-kiklip na ulit natin dun sa ano, kiklip na natin siya dyan kung saan yung yung sa bukasan ng car trunk. Ano, madali lang oh, isang kamay nga lang gamit ko, yung isa gamit ko, hawak ko yung camera. Di ba? Ayun na. So, nakakabit na siya. So, reminders pala guys ha. Ito, nakikita niyo yung clip na maliit na yon. Yan, yan, yan. Ito, ito. Yan. Careful kayo dyan, okay? Pag uugutin yan, kailangan nyong, ano siya, hatakin pa punta sa harap. Huwag nyo siyang ipipilitin. Kasi sa akin, pinipilit ko yan. Buti na lang. Matigas yung plastic, hindi siya nabali. So yan, pag ibabalik mo na siya, ipapasok mo lang siya doon sa butas, tapos itulak nyo pa likod. Lock na yan. Okay, yan. Buti rin hindi nabali yan, oh. Ipinupwersa ko kasi ayaw mahukot. So ibabalik lang, ayan, nakabalik na. Then tuturnilyo na natin. Tapos try natin kung magbubukas. Kung okay na. Ayan. Ayan, tapos na. Okay na. Ayan. Normal na medyo matigas siya kasi bago pa. Yan yung putol, yung luma. Okay? Thank you for watching and hit
subscribe.